May team na usok ang bumalot sa nasusunog na barkong nakaangkla sa dalampasigan ng Castilla, Sorsogon. Sumiklab ang apoy bandang alas 11 ng umaga. Pilit itong binugahan ng tubig sa gitna ng malakas na hangin. Ang barko na MV Ken Cargo Vessel kargado ng diesel at lube oil. Bandang alas 3 ng hapon, tuluyang naapula ang sunog. Ligtas ang 19 na sakay ng barko. Ayon sa kapitan, nagsimula ang sunog sa kitchen area. Pagkatapos magluto, nagka-problema raw sa hose at tangke ng gas, kaya sumabog ang LPG tank. Wala namang nakitang bakas ng pagtagas ng langis sa dagat. Matapos ang undas break, dagdag toll ang sasalubong sa mga motoristang dadaan sa South Luzon Expressway o SLEX simula bukas at MCX o Muntinlupa Cavite Expressway. Sa mga motoristang babayahan mula Calamba, Laguna, patungong Alabang, Muntinlupa, 10 to 30 pesos ang dagdag singil, depende sa klase ng sasakyan. Para naman sa mga galing Calamba, Laguna, patungong Santo Tomas, Batangas, may toll hike na 4 to 8 pesos. Ang toll naman sa MCX, madaragdagan ng 1 peso to 3 pesos. Ayon sa Toll Regulatory Board, gagamitin ng malilikom na pondo sa pagpapaganda at pagpapalawak ng SLEX. Pero kalahati lang daw yan ng toll hike na dapat ipatupad sa SLEX. Ayaw daw kasi nilang mabigla ang mga motorista, kaya posibleng sa susunod na taon na nila singilin ang natitirang kalahati. Nakaabang sa muling pagbubukas ng Rafa Border Crossing ang mga banyagang gustong lumikas mula sa gulo. Kasunod naman ng pagtawid ng daan-daan, kabilang ang dalawang Pinoy kahapon, hiniling ng DFA sa Israel at Egypt na payagan ng makalikas ang mga naiwan pang Pilipino sa Gaza. Mula sa Giza, Egypt, may live report si Rafi Tima. Rafi. Ato, pasado alas 4:30 ng hapon ngayon dito sa Egypt kung saan patuloy na tayo nakatutok sa mga pangyayari sa Gaza border crossing. Kung sa unang batch ng mga banyagang nakalabas ng Gaza kahapon, may dalawang Pinoy ang nakasama. Ngayong araw ay wala tayong kababayang kasama sa listahan. Kaya nakiusap na nga yung ating pamahalaan na kung pwede, isunod na yung 134 na Pilipinong nananatili sa Gaza. Pero kahit wala pa sa listahan, may mga nagtutungo na sa Rafa border crossing. Bit-bit ang kanilang mga bagahe. Naghihintay sa Rafa border crossing ang mga sibilyang ito sa pag-asang makakalikas na sila mula sa gulo sa Gaza. Kahapon, mahigit 300 foreign nationals at 81 sugatang Palestino ang nakatawid ng buksan ng border. Kabilang sa mga nakalikas ang dalawang Pilipinong medical staff ng grupong Doctors Without Borders na sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguerra. It's not that we just want to pull out our international staff. We want to replace them. We have specialized teams who have a lot of experience working with this kind of emergency medicine, war trauma, ready to go. Sasailalim sila sa medical check-up at debriefing bago pauwiin sa kani-kanilang pamilya. Pero marami daw sa kanila kung pwede lang ayaw umalis sa Gaza sa dami na nangangailangan ng tulong doon. Ang isang sugatan mula sa Gaza na ilipat na sa El Arish Hospital sa Egypt matapos ang pagbubukas ng border. Ayon sa mga otoridad, inaasahang muling mabubuksan ang border para sa mas maraming foreign passport holders. Sumulat na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa mga foreign minister ng Israel at Egypt para hilingin na payagan ng mga Pilipino sa Gaza na makatawid ng Rafah crossing. 6 na Pilipino naman mula Lebanon ang inaasahang magbabalik bansa bukas. Nagpatupad ng voluntary repatriation sa mga Pinoy sa Lebanon sa gitna ng labanan ng Israel at grupong Hezbollah. 45 Pilipino mula Israel naman ang nakatakdang umuwi sa Lunes. Samantala, iniimbestigahan na ng Etihad Airways ang reklamo ng ilang OFW galing Israel na umunoy nasiraan ng bagahe at nawala ng gamit sa kanilang airline. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga apektadong pasahero. Patuloy namang umaasa ang ating embahada sa Jordan na siyang nakikipag-usap sa ating mga kababayan sa Gaza na sa lalong madaling panahon ay mga Pinoy naman yung abisuhang pwede nang lumabas. Pero kahit wala pang kasiguruhan, pinaghahanda na nila yung mga Pilipino sa Gaza sakaling biglaan ang abiso na pwede na silang pumasok dito sa Egypt. At yan pa rin ang latest mula rito sa Giza Greater Cairo Area. Atom? Maraming salamat, Rafi Tima, live mula sa Giza, Egypt.
Ilang motorsiklong dumaan sa EDSA bus lane kahit bawal nag-counterflow. Yan ay para matakasan ang mga MMDA na naninita sa ibang legal ding pumasok sa bus lane. Kabilang sa mga natikitan ng 6 na pulis, 2 sundalo at 1 empleyado ng gobyerno, inisyuhan sila ng TOP o Temporary Operator's Permit at kinumpiska ang kanilang driver's license. Paalala ng MMDA para lang sa mga pampasaherong bus at emergency vehicles ang EDSA bus lanes. Issue sa West Philippine Sea, tatalakayin ni na Pangulong Marcos at Japan Prime Minister Kishida Fumio. Bukas darating si Kishida sa Pilipinas para sa kanyang official visit. Inaasahang mapaplandya ang isang kasunduan para paigtingin ang kooperasyon ng sandatang lakas na Pilipinas at Japan. Kasunod ng pulong, magtatalumpati si Kishida sa ipinatawag na special joint session ng ating Kongreso sa Sabado. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, tuluyan ang humina at nawala na yung low pressure area na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang, magpapatuloy po yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa dahil pa rin yan sa shear line, ganun din sa hanging amihan at pati na rin sa localized thunderstorms. Base nga sa datos ng Metro Weather, posibleng may mga malalakas na ulan na maranasan sa ilang bahagi po yan ng ating bansa, lalong-lalo na sa northern at sa central Luzon, ganun din dito sa may Zamboanga Peninsula, Barm at pati na rin sa Davao Region. Samantala, gaya po kanina, may chance rin ng mga pag-ulan sa Metro Manila bukas, lalo na sa hapon at gabi. May mga pag-ulan pa rin sa Sabado ng hapon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Inaasahan naman natin sa Linggo ng umaga ang chance ng ulan dito yan sa Cagayan Valley at pati na rin sa lalawigan ng Palawan. Posibleng halos ba ang buong bansa na po yan pagsapit po ng hapon. May heavy to intense rains na inaasahan dito po yan sa Palawan, Western Visayas, pati na rin sa Zamboanga Peninsula. May posibilidad din po ng ulan dito sa Metro Manila sa hapon at gabi ng weekend. Base naman yan sa 3-day forecast ng PAGASA. Kaya mga kapuso, laging magdala ng payong. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. 57% daw ng mga Pinoy ang nagsasabing sila ay nalulungkot base sa SWS survey. Pero kakaibang kalungkutan daw ang nararamdaman ng ilang namataya ng mahal sa buhay kahit lumipas na ang ilang taon. Paano nga ba ito maiibsan? Narito ang report ni Von Aquino. Mahigit 10 taon na mula nang pumanaw ang mga magulang ni Maria Carla. Pero sa pagdalaw niya sa kanilang kuntod, di pa rin niya maiwasang maluha. Malaki utalog ko po sa kanila, kaya hindi ko mapigilan po iyak ko. Si Evelyn, bagamat naka-move on na raw, naluluha pa rin tuwing maaalala ang mister na pumanaw 12 years ago. Wala rin pag yung birthday niya, naluluha ako, tsaka Valentine's Day, tuloy ako siya, tsaka ito darating ang Pasko at bagong taon siya. Ayon sa isang psychiatrist, ang pagluluksa di raw dapat minamadali. Walang timeline ito. Again, kanya-kanyang pacing tayo, huwag madaliin ang grieving process. Para raw maibsan ang kalungkutan habang nagdadalamhati, tanggapin at i-express ang emosyon, palibutan ang sarili ng pamilya at mga kaibigan, at magkwento tungkol sa namayapang mahal sa buhay. Pero kung ang grieving process ay umabot na mahigit isang taon sa mga matanda at mahigit 6 na buwan sa mga bata, ang tawag na rito ay prolonged grief na itinuturing ng disorder. Prolonged? At very intense ang emotions to the point, for example, na intense, nag-a-isolate na sila instead of siguro nakikipag-chika with the family. May mga anniversary na ganito na i-commemorate natin, nag-a-isolate sila, ayaw nilang sumali kasi may punong-puno pa rin sila ng mga emotions na very strong, like anger, guilt, for example. Kalimitang na pagkakamalang depression ito, pero may pagkakaiba. Sa prolonged grief, sumisentro ang emosyon sa pagnanais na makasama ulit ang pumanaw na mahal sa buhay. Habang ang taong may depression ay kadalasang walang ganitong longing. Mas maganda, seek help. Mas maganda, we go through talk therapy kung kinakailangan, or support groups are also very helpful. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aarangkada na sa Lunes ang action-packed Kapuso series na Black Rider. Ayon sa bida nitong si Ruru Madrid, puno ng intense fight scenes, drama at kilig ang Black Rider.
Labis din siyang nagpapasalamat sa buong cast na binubuo ng mahuhusay na aktor mula sa iba't ibang henerasyon. Makakatambal niya ang naggagandahang leading ladies na sina Kylie Padilla at Yassie Pressman. Ipalalabas ang Black Rider sa GMA Telebabad. Mapapanood din ito simula sa Lunes sa GTV, 9:40 p.m. bago ang State of the Nation. Nailigtas ang isang nanay at tatlo niyang anak na hinostage ng isang gwardiya sa Baseco compound sa Maynila. Dali-daling sumugod ang SWAT habang hawak ng isang pulis ang hostage taker na si Justin Sagun. Base sa investigasyon, bisita lang ang suspect sa gusali nang biglang mang hostage gamit ang kutsilyo. Labis daw ang takot ng ina ng mga bata sa nangyari. Humihingi naman ng pasensya ang suspect na maharap sa patong-patong na kaso. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Atom Araulio. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.